Ang gusto ko po guys, bago ka po umigsit sa video na ito, nais ko pong meron kang matututunan. Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Hi guys, good morning. Kumusta na po kayong lahat mga viewers dito po sa munting YouTube channel ni Dodong Villaran. Sa video na to guys, nandito naman tayo ngayon. Magbibigay po ako ng munting kaalaman na handog ko po para sa mga baguhan dahil marami po ang nagtatanong sa akin kung ano po ang dapat gawin sa kanilang mga biik na bagong bili. Ano po ba ang dapat natimbang na mga feeds na amin pong ipapakain mula sa pagkabili po, pre-starter hanggang sa finisher stage. So guys, tune in ka lang po, wag na wag ka pong umigsit dahil in this video, ako po ay mapagpakumbabang magbabahagi sa inyo sa napakasimpleng guide or video na ito. Ano? So guys, disclaimer lang, ang tips na ito ay naaayon lamang sa feeding guide po na akin pong binabasihan at gusto ko po na kayo po ay akin pong mabahagian po sa pamamagitan dito sa video na ito. Kung bago ka pa lang guys sa aking munting channel, kung ngayon ka lang po nakabisita, kindly don't forget to subscribe and click also the bell ring para ho ma-notify ka every time po na meron akong mga bagong ina-upload. So guys, kasi sabi ni kababayan nating Cute and Funny Pets 2021, Sir Dodong or Kuya Dodong, pwede malaman po ang feeding guide ninyo mula winning hanggang mabinta po. Or baka pwede gumawa kayo video nyo sir sa feeding guide nyo po. Ang sabi naman po ni Kabayang Daniela DM Mip, Kuya Dodong, tanong ko sana mula pre-starter, starter, grower saka finisher, tag ilang days bago ka magpalit ng pagkain bago mo mabinta? Example po sa pre-starter, ilang days ka magpakain bago ka mag-starter? Ganon din po sa grower hanggang finisher. Sana po masagot mo sa video mo. Salamat po uli from Aklan. Okay, so guys, maraming salamat po, no? Bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, ano? So ako po ay labis po talagang nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking munting channel. Okay? Sa mga baguhan dyan, kayo po ulit ang aking inspirasyon. At sa mga bihasa dyan, ako po ay humahanga at sumasaludo sa inyo. Alam nyo po guys, sa totoo lang ano, nang dahil po sa dalawang katanungan ng ating dalawang kababayan regarding po sa feeding guide na kanilang tinatanong sa akin na gustong matutunan, ay marami po tayong mga kababayang mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy na malaman po ang feeding guide na sinasabi nila. Sa mga expert dyan, ako po ay sumasalot sa inyo. Number one, no, let's begin, no, para hindi na po humaba at hindi po kayo mainip. Kapag po kayo ay nakabili ng mga biik doon sa pigirihan, magsisimula po tayong magpapakain ng pre-starter feeds. Guys, huwag po kayong dumirect doon sa finisher. Bawal yun guys. Hindi yun maganda guys. Okay? Kasi nga may proseso po tayo. Okay. Dahan-dahanin ko po ng maunawaan or maiintindihan po ng mga baguhang viewers dyan. Okay? So ako po ay masaya ngayon na nagsasalita dito sa video na ito habang magbabahagi ako ngayon ng munting kaalaman tungkol po sa feeding guide natin na dapat nating gawin alang-alang po sa ating mga baboy. I'll repeat. Sa pre-starter stage, atin pong pakakainin ang bawat biik ng 500 grams to 700 grams per day per biik. Ulitin ko po, sa pre-starter stage, ang bawat biik po ay dapat po nating pakakainin ng kalahating kilo hanggang 700 grams ang bawat biik sa bawat araw. Kasi guys, ang 500 grams, yan po ay kalahating kilo. Example, kung kayo po ay nagpapakain ng 3 times a day sa inyong mga biik, ang gagawin nyo po, mga baguhan kong mga kababayan na nag-alaga ng baboy, ang kalahating kilo na yan or 500 grams na feeds na pre-starter, i-divide mo ngayon yan sa 3. What is 3? That is yung 3 times a day na pagkain, yan yung almusal, tanghali o tanghalian at hapunan. Yan po yung
3 times ay din na sinasabi natin. Okay? Ngayon, dito tayo guys sa ano. Kapag na-divide mo na ang kalahating kilo sa tatlo, ang quotient niyan, yung labas po, yung quotient, ay yan po ang timbang ng pre-starter feeds na dapat mo pong ipakain sa iyong isang biik sa bawat kain niya. Nag-gets mo guys? Dito tayo sa ilang araw ba pa kakainin. Okay, sa pre-starter feeds po, tayo po ay magpapakain sa loob ng 2 linggo or 14 days hanggang 24 days. Pwede yan guys eh. Ang iba guys, nasubukang 1 month talaga ang pre-starter. Pero by the way, yan po ay kanilang choice, no? So dahil ang bawat isa sa atin ay meron pong kanya-kanyang pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy, that is good for our pigs. Okay, dito tayo sa starter feeds. Sa starter feeds naman, or sa starter stage, tayo po ay magbibigay ng tig 1 kilo ng starter feeds bawat biik, bawat araw. Ibig sabihin, 1:1 po ang ratio. 1 kilo ng starter feeds ay para doon sa isang baboy or biik na isang baboy din mismo, I mean, no? 1:1. 1 kilo of starter feeds is for 1 piglet. Ganun ang proseso guys. Ang 1 kilo, i-divide mo yan sa 3. Ang quotient niyan, yan po ang dapat makain ng isang biik sa bawat kain. Ang starter stage po or starter feeds ay dapat po nating gawin sa pagpapakain sa loob ng 1 month or 30 days. Okay, gets nyo guys? Pagkatapos po nating nagpakain ng starter feeds sa loob ng 30 days or 30 days or 1 month, ay maaari na po tayong mag-shift or lumipat sa grower feeds. Ibig sabihin guys, ang atin pong gagawin sa grower feeds ay ang timbang po ay 1.7 kilograms per pig per day. Ang ibig ko po sabihin, sa bawat isang baboy po ay pakakainin po natin ng 1.7 kilograms per day per pig. Same process po mga kababayan. Ang 1.7 kilograms is i-divide natin sa 3. Ang quotient po niyan ay yan po ang timbang na dapat pong kainin ng ating mga baboy or ng bawat baboy sa bawat kain. Okay, malinaw ho ba guys? Dahan-dahanin ko lang guys kasi para maintindihan po, no? So, ang grower feeds po or sa grower stage, tayo po ay magpapakain ulit sa loob po ng 1 month or 30 days. Yan po ay magandang guide na para po sa atin na dapat po natin gawin para po sa kapakanan ng ating mga baboy fatteners. Pagkatapos po nating nagpakain ng grower feeds dyan sa ating mga baboy sa loob ng 1 month or 30 days, ay pwede or maaari na po tayong mag-shift or lumipat sa pagpapakain ng finisher feeds. Okay, mga kababayan na mga baguhan pa lang, ano? Ako talaga ay talagang maluwag talaga palagi sa aking loob at sa isipan na lahat po ng mga binabanggit ko dito ay talagang yung tipong totoong salita guys nang maintindihan. Okay, lipat tayo guys ha. Dito na tayo sa finisher feeds. Sa finisher feeds po, ang bawat biik po, or I mean, ang bawat baboy ay dapat po nating pakakainin ng 2 kilos hanggang 2.2 kilos per pig per day. Ang ibig po sabihin, sa finisher stage po, tayo ay magpapakain ng finisher feeds, no? Ano mang brand ng feeds ang gagamitin mo, ito po ay simpleng idea, no? Sa finisher stage po, ang bawat baboy ay bigyan natin ng 2 kilo hanggang 2.2 kilos per day per head. Ibig sabihin, same process po. Ang 2 kilos, i-divide mo yan sa 3 times a day na feeding, ang quotient niyan ay yan po dapat ang makakain ng bawat baboy natin sa bawat kainan nila. Okay? Take note po ulit bago ko makalimutan. Dito po sa finisher stage, matapos po tayong nagpakain ng finisher feeds dyan sa ating mga baboy sa loob po ng 2 linggo
or 14 days ay pwede mo na pong ibenta. Okay guys, baka sakaling magtanong kayo sa akin, Kuya Dudong, binibigyan mo kami ng ganyang feeding guide mo ayon po sa feeding guide ng feeds na iyong ginagamit ngayon, no? Yung Pig Rulak. Actually guys, honest to goodness po para sa inyong lahat, sa mga baguhan dyan, sa mga silent viewers, sa mga expert dyan, dito po sa vlog na ito, ina-honest ko po sa inyo, walang tinatago, walang kinikilingan, vlog na totoo lamang, ano? Guys, ganito po, ang ginagawa ko kasi guys, nagpakain ako noon ng 1 week lamang na finisher feeds, ano? And then may rice bran. Ginawa ko lang guys na 1 week, because nakita ko sa mga baboy ko po na mabigat na po sila guys, okay? Yan po ang katotohanan. Kasi guys, good size na po sila sa nakikita ko, no? And then sabi din po ng mga friends ko dito, talagang good size na po sila. And even yung mga buyers po ay nagsasabi na good size na yung baboy mo. Kaya I decided po, or ako po ay nagpasya noon na 1 week na pagpapakain sa finisher feeds, okay na po yon. Okay? So in summary guys, sa pre-starter stage po, ang bawat biik ay bigyan po natin ng 500 grams to 700 grams or kalahating kilo per pig per day sa loob po ng pagpapakain, sa loob po ng 2 weeks or more than 2 weeks, pwede na po yon. Kayo na po bahala guys kung ano ang inyong nanaisin, basta binibigay ko lang po sa inyo ang nararapat na dapat kong sabihin dito sa video na ito. Pagdating po sa starter stage, ang bawat baboy po ay bibigyan natin ng 1 kilo of starter feeds per pig per day sa 30 days or 1 month na feeding sa kanila. After that days ay pwede na po tayong magbigay ng grower feeds sa kanila sa ratio na isang baboy ay 1.7 kilos sa bawat araw. I-divide mo rin yan, ang 1.7 kilos sa tatlo ang labas niyan, yan po dapat ang kakainin nila sa bawat kainan nila sa loob ng isang araw. Pagdating po sa finisher stage, after po tayong nagpapakain ng grower feeds within 30 days or 1 month, ay mag-finisher stage na po tayo, pagkakainin po natin sila sa loob ng 2 linggo. Pwede na po yun guys. And then sa ratio na 2 kilos hanggang 2.2 kilos per pig per day. Ang sabi po ni Jamel Imbati, dahil kay Kuya Dodong, nag-try ako mag-alaga ng baboy. Salamat Kuya Dodong, kasi ngayon, naka-second batch na po ako. Ang sabi naman po ni Gerardo Balbon Jr., maraming salamat po, laking tulong ng channel mo. Nakakataba lang po ng puso guys ang ganyang mga simpleng salita ng ating mga kababayan. Ano? Marami na po ang gumagawa ng content sa pagbababoy, pero kung sakasakali man pong kayo ay magtanong sa akin, dito po sa munting YouTube channel ko, yan po ay gagawan at gagawan ko po ng paraan nang masagot ko po yan, at kung medyo mahirap man, yan po ay gagawan ko pa rin po ng paraan para po malaman natin ang kasagutan. Shout out po kina Geoffrey Bibing watching from Barangay Gogo, Estancia, Iloilo, kay Bernardo Lagasca watching from Nueva Ecija, Raymond Canedo watching from Esperanza Sultan Kudarat, Balbo TV Official, kay Merna Lasigan YouTube Channel, kay Jamel Imbati, kay Ivan Bacalia watching from Toledo City, at kay Gerardo Balbon Jr., shout out po sa inyo. Sana guys may napulot kayong munting kaalaman dito po sa simpleng video na ito. Thank you so much for watching. God bless po sa ating lahat.